Kamusta naman? Ay, makapag-etsyosan ngayon eh, kasi nandito sa ano, Zoom. Oh. Okay. And then, congratulations, napakaganda ng trailer, napaka-promising. Grabe na yung growth nyo mula nung una kayo nagtambal, di ba? Ayun. So with that, kasi kanina pinapanood ko kayo, pinapakinggan ko kung paano nyo sinagot yung tanong kanina. Para bang may kaba kayo sa pagsagot yung sa nabibigyan kayo ng ganitong klase ng role, ganitong ka-challenging lagi. Kasi to be really honest naman talaga, sa mga Kapuso Star, parang nasalun yung dalawa, lalo na si Ken. Mga pinapangarap lang halos ng karamihang aktor na magampanan, no? So my question is, seryoso, hindi nyo ba nararamdaman na may mga ibang Kapuso, baka may mga ibang Kapuso Stars na rin na may kahit pa paano may inggit or may, alam nyo, may konting selos na, oy, ba't nga ba si Rita at si Ken laging ang bobongga ng mga roles nila or serya nila? Yun, kayong dalawa, Rita and Ken ang tasagot. Para lalo mo na maata kami pinag-aaral. Para lalo na kami kinabahan sa question mo, De Rose. Talaga buha. Ikaw talaga, oo. Kaya niya. Oo. Ano ba yun? Parang, hindi, Ate Rose, wala naman. Honestly, nakakatuwa, Ate Rose, because hindi namin naramdaman yon sa mga kapwa-artista namin dito sa GMA. Never. Actually, lahat sila nagko-congrats sa amin, nagdi-DM sa amin, lahat sila, nakakatuwa lang. Kahit sina Kuya Tom Rodriguez, na sila Ate Carla, minessage po ako, nagko-congrats sila, sina Kuya Dennis, sila Julie, sina Barbie, lahat. Ang sarap lang sa pakiramdam na very supportive yung mga, supportive talaga yung mga kapatid ko dito sa GMA. Ang sarap lang sa pakiramdam na hindi mo mararamdaman sa kanila na yung selos o yung sinasabi niyo pong naiinggit, wala pong ganun eh. Wala talaga. And ganun din po kami sa kanila. Every time na may bago silang mga programa o teleseryeng ilo-launch, suportado po namin yung isa't isa, so suportahan po namin sila. And yun yung nakakatuwa. And yun yung pinagmamalaki namin dito sa GMA talaga na hindi mo mararamdaman yung competition. Yung competition, mararamdaman mo sa sarili mo. Nakikipag-compete ka sa sarili mo. Kailangan mong galingan. Pero yung makipag-compete ka sa ibang artista, hindi talaga eh. Wala talaga. And I'm very thankful na ganun yung environment namin dito sa GMA po. Okay. Tirita? Oo, wala talaga eh. Kasi in fact, I'm very, ano pa nga eh, excited pa sa show namin. Lalo na nung, syempre alam naman natin na nag-delay, di ba? Yung premiere na to. So nung isa sila, sanang na, uy, ano na? Nakala lang yung papalabas na ang sarap sa feeling na yung nakasubaybay din sila para sa'yo. Yun yung masarap sa feeling. Tsaka yung ang nakuha ko naman sa si Ate Aiko, nag-guest sila nun sa All Out Sundays. Tapos, parang hinanap niya yung mga artista po na nakaupo kasi kapag nakaready na po kami para po sa susunod na prod. Tapos nakita niya ako, sinigaw niya yung pangalan ko, natakot ako, sinita ba yun? Rita Daniela! Ay, yes po. Sabi niya, uy, congrats, ang ganda ng show niyo ah. Ginilig ako, Ate Rose, kasi syempre, ay kumalindes pa rin po yun. At sinigaw po niya nasa station ng All Out Sundays. So sinabi niya, alam mo ba, na-comment pa ako sa fan page ng GMA. Na ang ganda daw ng trailer. Sabi niya, uy, congrats in advance. And para po sa akin, kakaiba po yung ganong feeling, Ate Rose, di ba, na hindi po ba parang yun ang dapat na maging natin, na maging supportive po tayo sa lahat. And I'm very sure po, marami din pong kaming kapo artista sa GMA na magbibigyan din sila ng ganito kagandang konsepto. And ganun din po yun, magiging supportive din kami. At wala pong ever mangyayari na selosan or, ay, bakit ganun sa kanila bigay? Wala pong ganun. Na, I guess, parang nature na siya sa GMA na maging supportive sa bawat isa. Good. Saka parang kayo na talaga yung nagiging parang nalilabel na ganyan na pag mga challenging. Yun. So,
ang next question ko, kasi siyempre ngayon na kayo itong parang pang-banner, no, pag mga challenging roles talaga. Eh, marami ng talks na marami ding mga stars from other network na lilipat na at magiging Caputo. Of course, nandiyan na nga, napapabalita na lang John Lloyd Cruz, napapabalita din ng mga Piolo Pascual, napapabalita din ng mga Bea, kung ano-ano, sino-sino pa. Paano nyo wine-welcome to? Do you welcome it as a threat or do you welcome it as a parang may excitement na hopefully makatrabaho sila? Something like that. Siyempre po, excitement po yun. Wala naman pong naka-foresee na mangyayari ito, di ba? Dahil sa pandemic. And hindi po siya threat eh. Kasi ako honestly, yung mga na-mention niyo po na mga artista kanina, lahat po sila ay pinapanood ko lang noon sa TV. Bago pa po ako na nakapasok sa GMA. Kaya po, kung mabibigyan ng pagkakataon, oo naman po, I'll be very, very excited talaga to work sa isa sa kanila. So, ayun. Actually, si John Lloyd, naka-work ko na siya before sa isang TVC. So, sana maalala niya ako pag nakita niya ako ulit. Okay. Si Ken. Thank you, Rita. Wino-welcome po namin sila as an... Wino-welcome namin yung thought and yung silang lahat as an inspiration. Inspiration talaga because ito yung mga artista na karamihan sa kanila nanggaling din sa GMA before bago sila... Yung iba sa kanila nanggaling sa GMA before bago sila napunta sa kabilang istasyon. And nakakatuwa lang na yung pinapanood mo, yung mga iniidolo mo ay makakasama mo dito sa GMA 7. Ang sarap lang sa pakiramdam na parami kami ang parami. Hindi siya threat eh. Never namin naramdaman yung threat. Actually, nag-uusap kami ni Rita Daniela. Nakakakilig, no? Na parang, ang dami natin dito, ang dami nating makakatrabaho. Hi. Anong nangyari, Kim? Tao, nag-mute ka. Ayan, yung nakakasama namin sila. Ang sarap na sa pakiramdam na. Padami kami ng padami. And hindi siya threat at all. Hindi talaga. Kanino ka pinakakinikilig, if ever, sa mga naka-line up or nababalitang lilipat? Actually, wala po talaga akong alam kung sino pong lilipat. Wala naman may alam. Baka naman. Oh. Wala po kaming alam talaga kung sino pong mga lilipat po. Kung meron man po, welcome po namin sila ng buong buo po dito sa GMA Network, syempre. Okay, last na to. Kasi we're nearing 2 years na into pandemic, no? Pero kung titingnan ko kayong dalawa, parang kayo nga yung dalawa sa, in terms of projects sa GMA na nabibless. Dahil since nung early pa lang ng pandemic, parang tuloy-tuloy naman kayo. So, pero kung natanongin ko kayong dalawa, ano yung naging challenge or struggle sa inyo itong ongoing pandemic natin? At the same time, nabakunahan na ba kayo? Or kung hindi pa, i-take nyo ba to? Kumusta? Ako, iniintay ko yung yung vaccine sa GMA. I think malapit na siyang lumabas. Oo. Naapektuhan, I think naman po lahat tayo, Ate Rose, oo, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, I guess naapektuhan lahat ng tao. Siguro ako more on sa emotions, hindi kasi ako sanay na nakakulong lang. Parang hinanap ko talaga, at saka nung katawan ko na nakikita mo yung mga kaibigan mo, yung mga katrabaho mo, nag-adjust ako dun sa work from home. Dun talaga ako naapektuhan. Medyo late kong natanggap yung ganung konsepto. Noong una sabi ko, bakit ganun? Bakit kailangan ganyan? Sa may studio naman ganyan. Pero sabi ko, kaya pala. Kasi para dun talaga ma-safe. So, yun yung mga parts na naapektuhan ako. Okay. Again.
Ate Rose, ano nga po yung tanong ulit? Sarap. Ano nga kasi na tubig? Kanina pa tayo, never kita nakita uminom ng tubig. O kaya kumain. I'm sorry naman ni Rita kay Ken.